this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Kumusta mga idol? Arena gameplay ulit tayo gamit ang disabled sword discard team natin. So napakababa ng SLP. Nasa 91 cent, 92 cents ata. Pero wag natin kalimutan idol yung mga successful sa SLP sa Axie Infinity. Nag-start sila, nandiyan na sila. 50 cents pa lang ang SLP. So magtsatsaga ba o hindi, nasa atin yun. Ayan, pakilike ng video. Kung bago ka sa channel, pakisubscribe. Click mo yung notification bell para updated ka sa mga videos natin. Baka sakaling may ma-absorb ka kahit papano. Lalo na kung nag-struggle ka sa MMR or kung newbie ka sa Axie Infinity. Ayan, kung advanced player ka naman, sana i-consider mo pa rin manood. Tapusin mo yung video at magbigay ka ng tips sa amin sa comment section. So, Dusk, reptile plant ang kalaban natin. Yung Dusk niya is a Terminator na may 46 speed. Reptile niya merong Champ, Disarm, pwedeng mag-apply apply speed minus. Pwedeng tumalon sa lowest shield. Deal 130% damage. Plant naman niya may Vegetal Bite, pwedeng mag-knockout, pwedeng mag-gain, mag-draw ng card at mag-apply ng poison. Round 1, pwede tayong mag-pass siguro. May steal siya, so tingnan natin kung gagamitin ba niya yung Vegetal Bite niya. Ayan, mukhang disguise yung ginamit niya. Either way, nag-gain pa rin siya ng 1 energy. Nag-save siya ng 2, nag-gain siya ng 1. So, 5 yung energy niya, round 2, kasi bibigyan siya ng 2. Tayo, 5 rin. Pero may konti na tayong damage. So, hindi pa natin nakikita yung poison, pero hihintayin ba natin yun bago tayo tumira? Kasi kung maglalapag siya ng 2 poison ngayon, bawat tira natin, bawat card na i-release natin, magkakaroon tayo ng 2 tick ng poison. So, pass muna ba tayo? Or, siguro lagyan natin ng shield yung plant. At pass muna tayo, tingnan natin. Or wag na, baka tumalon siya. Ang lowest shield bale, pag lalagyan natin ng shield yung plant, magiging bug. Kaya wag na lang tayo maglagay ng shield muna. Ayun, pumpkin yung ginamit niya. Nag-draw siya ng card. So, 6 yung energy niya ngayong round 3. So, 7 na yung energy ko. Marami na akong cards. I-risk ko na natumira. Hindi ko nahihintayin na ilabas niya yung gas unleash. Pwedeng ilabas niya ngayon. Pero, i-risk na natin. Ganun talaga. Ganto siguro sa bag. 3 discard. Parang napakarami kung 3 discard naman. 2 discard lang siguro. Baka wala na tayong ma-discard. Shield tayo. Lagyan natin ng hotbot. At lagyan din natin ng 2 hotbot to. Para kung maisipan niyan tumalon. Kung maisipan man niyan tumalon, dun pa rin siya babagsak sa plant natin. Tingnan natin. Let's go. Hindi pa rin nga siya gumalaw. So mga kadamage tayo ng husto dito, mabubura ba natin? Mabubura natin, idol. Okay, at madadamage pa natin yung reptile niya. Madi-disable natin yung tiny turtle niya o champ. Ayan. So wala yung energy niya, anong gagawin natin? Wala tayong card sa plant, so ganito siguro gagawin natin. I-stun natin siya. Para sigurado hindi siya makakatalon. At mag-discard na rin tayo. Ganyan siguro. Isa lang muna ang discard natin. Ayan, mukhang mabubura niya yung plant natin. Ayun, nag-crit tayo. Kaya-kaya niyang burahin yung plant. Hindi siguro kasi Mystic Crush lang pala yung itinira niya sa Terminator niya. So 4 na energy lang ang ginamit niya doon. So 6 na energy ang natira. Ang
apat na energy na tira, bibigyan siya ng dalawa. So, anim na energy siya, round 5. Tayo naman, tatlong energy, anong gagawin natin? Bali, naka-disable yung disarm niya. Disable ulit natin. Pero active na yung champ niya. Ganto siguro. At wag na tayong tumira sa plant kasi marami siyang energy. Baka mabura na niya. Ayan, nabura na niya yung plant. Hindi tayo nag-shield sa bag. So, tatago sa bag yung attack niya. Anim na energy yung ginamit niya doon. Kaya dalawa yung energy niya mamayang round 6. Dalawang energy, malaki ang chance na mag-pass siya. So, ganito siguro tira natin. Tingnan natin kung kaya nating iburahin yung reptile sa ganyan. Tingnan natin kung magpapas ba siya o nagpas siya. So, apat ang energy niya. Round 7. Tayo naman, ang gagawin natin, magpapadami muna tayo ng disable sword cards. So, ibig sabihin, magshield muna tayo dito sa ganyan. Makasurvive kaya yan. Sa apat na energy ni Idol. Tingnan natin. Parang hindi na makakasurvive. Anyway, tingnan natin. At least meron na tayong dalawang energy na nakasave. Ayun nga, nag 4 card siya. Tatlong energy ginamit niya doon. Okay. So may natirang isa. Okay, nice. Naka-discard pa tayo. So, tatlo yung energy niya. Ang bad news, makakatira siya ng Mystic Rush. Pwede siya mag-apply speed minus. Mauna na siya mamaya. Pwede siguro siya mag-shield na mataas. Kaya naman, ganitong gagawin natin. Ganyan siguro. Tingnan natin. Let's go! Ayan, mataas nga yung shield niya. So, papasok pareho yung... parehong papasok yung headshot at saka hotbot. Okay. Ayan nga, na-slow down tayo. So, mauna na siya mamaya. Yun yung problema. At naka-stun pa tayo. Mauna siya mamaya, pero wala na siyang Mystic Rush at saka Champ. Kaya naman, ang ititira natin, ilan ang energy niya? Dalawa lang ba? Dalawa lang yung energy niya. Ititira natin siguro, ganito. Headshot. May i-stun tayo, clear natin. Tapos, Spicy Surprise tsaka Champ. Tama kaya yan? Tingnan natin. Let's go! Mukhang tama, Idol. Kaya lang, malaki na yung damage natin. Makakabawi ba tayo sa damage? Okay, nice. Mauna na tayo round 10. Okay. Ayan, mauna na tayo. So, da-damage tayo. Dalawa lang yung energy niya. Da-damage tayo. At, ganito siguro. Hindi natin alam yung sunod. Ganito siguro. Tama kaya yan? Tingnan natin. Let's go. Hindi na siya gumalaw. Okay. Okay. Nice game kay Lunacy 23. Ayan. So, unti-unti pinapataas natin yung MMR. PK, kalaban natin. Meron siyang jumping lason. 787705. Ano kaya ibig sabihin nun? So, round 1, magpapas siguro tayo. Magpapas ba tayo round 1? Kasi baka maglabas siya ng gas unleash. Pwede rin naman, hindi siya gumalaw round 1, kaya tayo ang gagalaw. So, ano kaya doon yung maganda? So, galaw tayo round 1.
Ganto siguro. Ganyan siguro. Tingnan natin. Ayun, naglapag siya ng dalawang vegetal bite. So, magandang tira siguro yung ginawa natin. Wala siyang may steel. Okay, nice. So, tatlong energy sa mamaya, pwede tayong mag-pass. Pwede rin naman mag-heal tayo na ganyan. So, tingnan natin kung ano ititira niya sa tatlong energy. Pwede rin siya mag-pass actually. Tingnan natin. Let's go! Ngayon, mukhang nilabas na niya yung poison. Nag-save siya ng isang energy, nag-gain siya ng isa. So, at nag-draw card pa siya. So, apat ang energy niya, round 3. Tayo naman, anong gagawin natin? Nakita na natin yung isang poison. Pwede na siguro tayong bumanat. Nakita na natin yung poison. Ganto siguro gagawin natin. Apat ang energy niya, pwede na siyang tumalon. Ganto siguro gawin natin. Let's go! Ayan, tumalon siya. So, disable sword pa siya, tumalon. Tatlong energy ginamit niya doon. So, nag-save siya ng isang energy. Meron siyang tatlong energy mamaya. Mabubura natin yung plant. Tatlong energy. Ano kaya ang gagawin niya? Itira na natin itong disable sword plant cards natin para ma-assure din na hindi tatalon itong mid niya. At mag-shield tayo dito kasi kung sakali sa plant babagsak yung atake niya. Pwede rin siya mag-pass actually kasi tatlo lang yung energy niya. Tumira siya. Okay. Sasabla yung isa dyan. At sa plant lahat babagsak yan. Ayun nga, nag-attempt siyang tumalon. Ayan, di-dribble niya yung plant natin. So, tatlong energy ginamit niya doon. Dalawa lang yung energy niya, round 5. So, dito, pwede talaga siyang mag-pass na. Pwede pa rin siyang tumalon kasi pwede siyang gumamit ng Venom Spray kung meron pa siya. Dito sa backline niya. Tayo naman, drain by tayo. Mag-self-heal tayo. At mag-discard na rin tayo. Kung hindi siya gagalaw, madi-discard yung cards niya. So, nag-save siya ng dalawa. Mag-gain siya ng, bibigyan siya ng dalawa sa round 6. So, apat ang energy niya. Sa apat ang energy, tatalon ba siya sa disable sword natin? Lagyan na natin ang shield kahit pa paano. Pero marami na tayong na-discard. Available ba yung sneaky raid niya? Yun yung tanong. So, tuloy yung discard natin. Discard ulit tayo. Apat na energy. Lagyan natin ng shield tong plant natin. Baka makasurvive pa yan. Baka hindi niya gamitin lahat ng apat na energy niya. Or italon na lang niya. Tingnan natin. Ayan nga, mukhang tatalon si Idol. Ayun, tumalon. Bye-bye sa disable sword natin. Tatlong energy lang ginamit niya doon. Nag-save siya ng isa. Pero mabubura natin yung mid niya. At madi-disable natin yung sneaky raid. So, tatlo yung energy niya ngayon. Hindi safe na safe. Safe na safe yung bag natin kasi hindi siya makakatalon. At sa tatlong energy, kaya ba niyang burahin tong plant natin? Kasi lalagyan pa natin to ng spicy surprise. At bana tayo ng ganito. Discard at saka sandal. Para swabe.
Ayan, dalawa nga lang yung tinira niya. So, buhay na buhay yung plant natin. So, nice. Pero, apat ang energy niya mamaya, round 8. Ayun, hindi pa rin maigalaw yung sneaky raid niya. So, safe na safe yung bag natin. Clean send tayo, Bidens. At baka na tayo ng dalawang discard, third glance para sa damage na rin. Tingnan natin kung makakadamage ba tayo o magpo 4 card si Idol. Buburahin na ba niya yung plant natin? Kahit 3 card siguro, kaya niyang burahin. Actually, 2 energy lang yung ginamit niya. So, 4 pa rin yung energy niya, round 9. At sumuko na si Idol. Okay. Okay, si AD, ang kalaban natin. Lunashian. Marami nagtataka, ano ba yung Lunashian? Ba't ganyan yung pangalan? Yan yung ID na ibinibigay sa'yo pag nag-register ka. So pag di mo pinalitan, yan na lang yung lalabas. Okay, so Beast Plant ang kalaban natin na merong Steel Energy, Gain Energy, Pumpkin na nagdo-draw ng card, at Carrot Hammer na pwedeng mag-draw, gain ng energy din pag nabasag yung shield. Drain Bite, Cactus, Bidens, at saka Hot Bat. Pwede siya mag-self heal sa Drain Bite. Meron siyang Dual Blade, Nutcracker, Ronin, at saka Shrimp. Pwede siyang tumalon sa furthest target, which is our Disabled Sword. So round 1, maganda sanang tumira sa round 1 kasi magaganda yung cards natin. Ayan, nakadamage tayo na medyo swabe. At na-disable pa natin yung Vegetal Bite niya. So, hindi siya makakanakaw sa round 2. Kaya naman sa round 2, pwedeng-pwede tayo mag-pass. Pero 5 yung energy niya. Kung meron na siyang card sa Beast, pwede na siyang tumalon sa Disable Sword natin. Or pwede rin naman, sa harap siya dumaan, lalagyan ba natin ng shield yung plant natin? O pass muna tayo. Pass muna siguro tayo. Itira natin to zero cost, Thunderclaw. Pero yung energy, wag natin galawin. Ayan, nagpass din si Idol. So, 7 yung energy niya. So, scary na to. Marami siyang kayang gawin sa 7 energy. Lalo na kung ganito kalakas yung beast niya. Kaya naman, gastusin na natin tong cards natin sa Disable Sword. Baka biglang mamaalam to. Bago siya mamaalam, nagastos na natin yung cards niya. Kung sa harap naman siya dadaan, or magbibitaw siya ng cards para sa harap, shield tayo ng medyo maganda. Ganyan siguro. Spicy surprise na rin, kung sakaling mapatay natin yung tanke niya, madi-disable natin yung drain bite ng mid niya. Tingnan natin, let's go! So mabubura natin yung, mabubura ba natin to? Meron pa nga pala siyang isang pumpkin. Okay, nabura natin. At hindi siya tumalon, sa harap siya dumaan. Okay. So, ilan yung ginamit niya doon? Ilan yung ginamit niya? Parang 6. Kaya naman, may 3 energy siya, round 4. At na-disable natin yung drain bite niya, hindi siya makaka-heal. Sa 3 energy, anong gagawin niya? Bumanat na siya ng Ronin, meron pa siyang dual blade. Kung tama tayo. So, banat tayo ng pass siguro tayo. Tingnan natin. Ayan, ngayon siya tumalon. 4 pala yung energy niya. Mali yung bilang natin, Idol. Kaya siya nakatalon dun. So, 2 lang yung energy niya ngayon. Siguro naman tama na yung bilang natin. Kaya naman, shield tayo. Lalagyan pa ba natin ng card to? Pwede siguro, kasi 2 lang yung energy niya. At tira na rin tayo dito sa
bag natin. Ganyan siguro. Itodo na natin para mabura natin itong plant niya. Tingnan natin. Let's go. Ano yung tinira niya? Isang drain bite at saka isang prickly trap ata yung tinira niya. Mabubura ba natin to? Hindi ata. Kulang, idol. Ayun nga, drain bite tsaka prickly trap. Naka-heal siya. Anyway, dalawa pa rin yung energy niya. Pero this time, delikado na yung plant natin. Kaya naman, ganito ang gagawin natin. Parang kulang yan. Isama na natin to. Anesthetic bait. Tingnan natin. Pero dalawa lang yung energy niya. Okay. Kulang pa rin, idol, kahit isinama natin. Okay. So, dalawa pa rin yung energy niya. At mabubura na ba natin to? Mabubura na to, idol. Ganyan. Let's go. Nagpapas ba to? Nagpas na. Kaya naman apat ang energy niya ngayon. At tayo naman, gantong gagawin natin. Wala tayo masyadong mashishield pala. Ganyan lang ang best na magagawa natin, idol. Ayan na, bumanat na yung apat. Napakalakas. Makakasurvive ba tayo? Buti na lang nakasurvive pa. Kaya lang, sa sunod, di na tayo makakasurvive. Okay. Dito tayo mamamaalam, idol. Dalawa lang yung energy niya. Tingnan natin kung ano kaya niyang gawin. Hindi siya tumira. Yun yung kaya niyang gawin. Okay. Ang gagawin lang natin, mag-shield tayo ng maganda. Gaano kaganda, hindi natin alam, idol. Hoping na hindi tayo mabubura sa dalawang tira. Burado tayo, idol. Talo tayo. Napakaganda ng laban. Jumping lason, kalaban natin. Scarding sukit. Okay. Round 1. Anong gagawin natin? Wala siyang steel energy. Pwede tayo magpass. Wala siyang vegetal bite. Meron siyang thunder claw. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Bumanat kagad si idol. Tumalon siya. Scarab. May scarab pala siya. So, dalawang energy niya. Round 2. At hindi pa natin nakikita yung poison. So, malaki ang chance magpass siya ngayon or gumamit siya ng poison o kaya thunderclaw. So, tingnan natin. Tingnan natin, meaning magpapass muna siguro tayo ulit. Ayan. So, disguise ata to. Ah, poison. Okay. Mali. Poison pala yun. Ayan, lumabas na yung isang poison at isang pumpkin. So, dalawa yung energy niya ngayon. Kaya naman, banat na tayo ngayon kahit meron pa siyang isang poison. Ganto siguro. Ayan. At ganto. Mabura na ba natin siya dyan? Kung hindi siya mabura dyan, dito siguro mabubura na siya. Tingnan natin. Tumira pa rin siya. Ayun nga, may poison si idol. Ayun, maagnas yung tropa natin sa poison.
Naisaan tayo ni Karding Sungkit. Ilan ang ginamit niya doon? Dalawa lang, okay. So, dalawa pa rin yung energy niya. Ngayong round 4. At anong gagawin natin kay Karding Sungkit? Tatalon ba to? Kasi meron siyang Venom Spray, Zero Caution. Pwede siyang tumalon kahit dalawa lang yung energy niya. Ganyan siguro. Dumamage tayo ng medyo swabe kay Karding Sungkit. Masama ang kutob ko dito kay Karding Sungkit. Mukhang yung panalo ang sinusungkit niya dito. Kaya naman subukan nating burahin si Karding Sungkit. Let's go! Tatalon ka ba? Ilan bang energy mo? Nawala tayo doon. Nagpas ba siya? Napaisip kasi tayo kay Sungkit kung ano yung sinusungkit niya. Ayun, binura natin yung mid. Anong gagawin ng back? Tumalon. Okay. Nawala na tayo sa energy count. Bayaan na natin. Importante. Baba na tayo ng ganto. Alin bang itataguyod natin? Yung plant ba o yung disable sore? Kasi meron siyang scarab curse. Kaya itaguyod siguro natin itong disable sore natin. Tingnan natin kung anong gagawin ni Karding Sungkit. Ayan, mukhang mamamatay yung plant natin. Okay. So, pwede tayong bumanat ng tatlong swabe. Ganyan siguro. Parang dalawa lang ang energy ni Karding Sungkit. Tatlo. Venom spray siguro yung isa. Nilagay niya sa harap yung Venom Spray pang tanggal ng stun. Hindi. Sablay si Karding Sungkit. Kaya lang, walang ibinigay na magandang card sa atin. Kaya naman, wala naman tayong choice kundi itira. Let's go! Itira natin. Dalawang scarab. Okay. Mabubura na ba natin si Karding Sungkit? Tingnan natin. Ano ba magandang order dito? Ano ba yung i-disable natin? Headshot. Wala siyang surprise invasion. Pero mataas pa rin yung shield niya. Ganito siguro. Swabeng swabe siguro yan, idol. Okay, nice game kay Karding Sungkit. Hindi siya nakasungkit ngayon. Ayun, hanggang dito na lang siguro, idol. Ayun, pakilike nga ng video at pakishare na rin. Yun nga, pakisubscribe, i-click mo yung notification bell. Maraming salamat and bye-bye.